TV Production. Your only island TV channel. So yun, meron po tayong bisita ngayon, no? Na nandito si Alia. Siya po ay taga Isabela pero currently she's enrolled at Western Mindanao State University at nag-aano po siya. Mag-aandito po siya sa atin para mag-OJT or on the job training po as part of the curriculum ng kanyang kurso. So ma'am, may tanong lang po tayo, no? Bago po natin libutin yung buong facility. Para sa inyo po, no, ano po yung happy Isabela? How do you define it? Okay, so siguro para sa akin as a person that is born here in Isabela City. So the term happy Isabela is like, it is the upgrade or the elevation of the city itself. As far as we can see right now, this area over here is known to be a dump site before, and then now it is turned into an ecological park, which is nice. And since my course is BS Biology and my major is major in ecology, I can see na parang this area over here is upgraded already, kasi before this yung daan dito is dinadaanan din namin papunta sa mga beaches and all, and we can see na yung landfill dito before is very high na yung dump site, and so now as we can see wala na, and yung area dito is like, it's nice na, it's full of flowers and a lot of recycled materials that has been used and turned into a new restored product. So yes, grabe sir, no, ang dami ko pala talagang matututunan sa lugar na ito. Excited na akong libutin ang lugar na ito. Yes Alia, malawak ang ecological park, tara libutin natin isa-isa. Tara kuya. Okay, so, sir, gaano ba kalawak ang lugar na ito? Actually, nasa 4 hectares to siya, Alia. Kung tingnan mo ang lawak ng lugar, no? Actually, nag-allocate talaga tayo ng malaking pondo, no, sa solid waste management para ma-realize yung mga proyekto na establish natin dito sa ating management facility. As you can see, Alia, no, may mga parks tayo, no? Na pwedeng puntahan ng Isabelenos, no, soon. Saka may mga processing facility na kinoconstruct ngayon. Actually part yan ng ating solid waste management program. Meron tayong tinatawag na 10-year solid waste management plan. Hopefully by coming years mas gaganda yung ating management facility, ang ating ecological park, at sooner magkakaroon tayo ng sanitary landfill. Grabe naman talaga, sir, no? Imagine 4 hectares. Kaya naman palang naisipan talaga ng CGSO na gawin itong lugar na ito as the Ecological Park of Isabela City. Yes, sa totoo lang, no? Itong lugar na to, na-improve siya, no? Na-improve siya ng maayos dahil sa kagustuhan siyempre ng ating mahal na mayora, no? Si Mayor Dada, kasi meron kasi siyang may pakialam siya sa ating environment and so on. Ang ating hepe na si Sir Eugene, he's a man of action. Ayaw niyang kumbaga sinasabi lang, gusto niya talaga lahat ng activities na ginagawa ni CGSO, ginagawa ni Solid Waste ay andyan siya para i-supervise, the same time para maayos yung pagkagawa. Actually, Alia, no, as you can see, mayroon tayong mga tanim na fresh flower dito, no, yung tinatawag nilang sinyas. Saka madami pa yan dito sa unahan. Titingnan natin. So yun, Alia, no, at mga ka-SDD, mayroon tayong mga bulaklak na nakatanim dito na tinatawag nilang sinyas. At hindi lang to, marami pang iba na bulaklak na gawa sa plastic. Tara!
So yun, Aliyah at mga ka-SDD, no, sa portion na to, no, meron tayong isang kasamahan na nandito, member din siya ng ating SWM enforcer. Andito si Denzel, no, para ipaliwanag sa atin kung anong klaseng bulaklak at ano yung nagamit natin dito ng mga materials. So yes sir, so andito nga tayo sa recyclable area. As you can see, ito yung flowers na made from recyclable bottles, in other term, PET bottles. So the PET bottles came from the garbage that we collect from the city. So nakikita nyo nga is may mga numbering yan siya kung hanggang kailan lang siya pwedeng gamitin. So since may numbering po siya na hanggang kailan gamitin, so dito po sa Ecological Park, pang forever po yung mga plastics natin, sir, no? Tama? Oh, so nice idea. Ang ganda pala talaga dito ng Ecological Park. So yun, Aliyah, no? Since na-mention mo yung forever, no? Yung mga plastic din na, yung mga ganitong klaseng plastic na kapag natatapon to sa dagat, forever din to siya, no? Based from the study, no, yung PET bottles kapag natatapon siya sa dagat, it would take mga 300 to 450 years para maano siya, matuluyang malusaw or matunaw. Imagine mo 450 years, tapos, no, tayo is sa isang bahay lang, no, or sa isang pamilya, ilan yung nako-consume natin na plastic kada bumibili tayo sa tindahan, sa mga sari-sari store, sa market. Pag-uwi natin, no, nagdadala tayo ng sobrang pagkadami ng plastics. Yun, kapag hindi yun siya na-manage ng maayos, ano, makakasira sa ating kalikasan. Kaya naman mga ka-STD, let's go green, let's go recycle. So ayun mga ka-STD, samahan nyo kami sa aming pagbabalik. Amin pong ipapakita ang ibang portion ng ating Ecological Park. Dito lang yan sa Servisyong Damang-Dama! So ayun, Aliyah, no, at saka mga ka-SDD, tingnan naman natin yung part na to. So ayun, Aliyah, no, kung nakikita mo, marami tayong mga recycled ano dito, no, plastic bottles na ginawa nating bulaklak. Approximately nasa mga 1,000 plus na ano to, recycled plastic na ginawang bulaklak. So, kung ang Lamitan City ay may tulip garden, tayo naman dito sa Isabela City ay may multi-flower garden. Wow, ba't mo naman yung tinawag na multi-flower garden, Aliyah? Kasi sa isang studs ay may multiple flower nang included. As you can see naman sa mga flowers natin. So, Kuya Sad, nakita na natin na may mga recycled flowers tayo and may fresh flowers dito sa Ecological Park. So, ano-ano pa po, Kuya, ang meron dito sa Ecological Park? May portion tayo dyan sa unahan na ipapakita natin sa ating mga ka-SDD, no, yung mga sirang tires, no, na ginawa nating upuan, ginawang lamesa, at saka ano siya, kumbaga pwedeng gawing pasyalan. Meron na kami. Tara! Sige, Kuya. So yun, Aliyah at saka ka-SDD, mga ka-SDD, andito na tayo sa portion na sinasabi ko kanina, yung mga gulong, no, na ginawa nating ano, ginawang upuan, ginawang lamesa. At saka sa portion na ito, mayroon tayong kasamahan, ano, si Kuya Duque, no, na member din ng ating SWM enforcers. Kuya Duque, ipaliwanag mo kay Aliyah kung ano yung inuupuan mo. Nandito po tayo ngayon mga ka-SDD. Ito po yung lugar ng pahingahan na proyekto po ng Solid Waste Management na ginamit yung 3R, Reduce, Recycle, Reuse. Ngayon makikita natin, pwede nating upuan, pwede gawing lamesa ang gulong. Kasi hindi naman inaingkayan din po namin yung mga barangay na gumawa po rin sila ng pahingahan sa mga barangay hall nila malapit.
or either sa paaralan upang ang mga gulong na to ay hindi lang man maging gulod dun sa kanilang paaralan sa mga shop. Pwede yung gagamitin na pang pahingahan ng mga bata. So, itong ganitong kalaking gulong po, anong klaseng sasakyan po ito? Ito po yung mga sasakyan namin sa Solid Waste Management po. Ito po yung gulong ng payloader, mga truck, at saka iba pang mga heavy equipment na nakukuha namin dun sa mga construction na binibigay po nila yung gulong so, sa paggamit. Paano nyo po ginawa itong... Ano po yung mga materials na ang ginamit niyo? Ang material po ginamit talaga dito, isang bagay ay yung lupa, pagkatapos semento, meron din kabila para at least matibay kahit papano. Okay. Kung wala namang kabila, pwede rin kawayan po. Sige po. Kasama yung mga banding din po at yung building, pwede rin po dito mag-relax-relax. Okay. At least mag-lecture-lecture kahit papano or reflection po, pwede rin po. O magmuni-muni, mag-isa. Pwede din. Pagmuni-muni talaga, Dok. Maganda magpunta dito paghapon yung malapit na mag-sunset kasi hindi siya mainit, no. Ganda. At may hangin din naman po, Kuya Sad. Saka ma-feel niyo, no, yung sabi nga ni Aliyah kanina sa isang portion doon kanina, kung dati basura yung nalalanghap natin dito, yung baho ng basura ngayon, you can smell, no, fresh air and may mga magagandang tanawin far from before, tinatawag nilang dump site na ngayon ay ecological solid waste management. Pwede rin natin dalhin dito yung mga pamilya natin mag-picnic. Pwede rin, at least meron tayong time mabigay sa pamilya. Dry picnic? Yes. May wet picnic ba? Meron. Ay, oo, sa beach, mga pool. Or either yung magkasintahan, pwede rin mag-date. Pwede rin dito. Mahuli doon, wala. Basta yung bakante lang, walang sabit. Aliyah, no, at mga ka-STD, hindi makukumpleto ang episode na to kung wala ang playground! So yun, mga ka-STD, no, sinasabi natin kanina pa ang ating management facility or saka ang ating ecological park ay kumbaga design siya, no, for family, for mga magkakaibigan, no. Pero sa ngayon, under improvement pa po yung area natin, no. I-announce lang natin sa ating FB page or maglalagay tayo ng mga signages dyan sa gilid-gilid or sa mga gate kung ready na tong pasyalan. Yun. So ayun, mga ka-STD, no, alamin naman natin kung ano yung masasabi ni Aliyah, no, sa kanyang kauna-unahang pasyal dito sa ating management facility. So Aliyah, nag-enjoy ka ba? So syempre naman, Kuya, as you have said, na first time ko dito, and then as what I have seen so far, magaganda na yung mga nagawa dito ng city. And since as what you have said, Kuya Sad, na under improvement pa ito, what more na lang if natapos na talagang ecological park. So yes, looking forward to that finished product of this area. Yun. So yun, of course, Aliyah, no, kami mga taga CGSO, no, na headed by Sir Eugene,
Hindi po tayo mapapagod, no? Hindi po tayo mapapagod magtrabaho para sa Isabeleños, no? Para mapaganda po yung ating facility, ang ating collection, ang ating ang ating mga areas dito, papagandahin natin to. Poly M Division or Solid Waste Management Division, no? Na under sa CGSO ay patuloy na magtatrabaho para sa ikakaunlad ng Isabela, no? At syempre para sa ikakalinis ng Isabela, papagandahin at papagandahin natin ang lugar na to para soon pwede natin tong ipagmalaki sa ibang lugar na yung Isabela City na dating na nagkaroon ng image sa media na puro gera, puro abusaya, pero makikita nila sa ngayon, no, mayroon tayong may pagmamalaki na solid waste management facility. So yun, mga ka-SDD, abangan nyo kami sa susunod na linggo. Atin pong itatampok ang ating mga pasilidad, no, na kung anong meron tayo dito. At saka ipapakita po namin kung sino-sino yung mga tao na nasa likod nito para mapanatili ang ating kalinisan ng ating syudad at syempre ng ating facility. Muli, ako po si Saddam Lagoyo ng City General Services Office at ang ating guest for this episode na si Miss Alia. Ito ang Servisyong Damang-Dama. Problems ka ba? O gusto mo bang pumayat? Gusto mo bang kumita? May solusyon dyan, mga sis. Tara na sa MCQ Beauty Products, numero unong beauty products distributor sa buong Pasilan. Iba't ibang pampaganda, pampaputi, at pampaseksing produkto ang nakabang para sa iyo. Presyong abot kaya ng bulsa at pwede ka pang kumita. Kahit ano pang hinihintay nyo, tara na sa MCQ Beauty Products. Dahil gaganda ka na, kikita ka pa. DG Prints, we print, you wear. We offer customized uniform, PE uniform, teacher's uniform, full sublimation, sports jersey, polo shirts, t-shirts. DG Prints, we print, you wear. We are located at San Rafael Barangay, Isabela City, Basilan. Call us at 0966-325-9481. Ako si Lira, isang high school graduate at incoming senior high school student. At dito, magsisimula ang aking pangarap. Anak, wala tayong pangmatrikula. Pero Papa... Worry no more. So Corban, no enrollment fees required. Free tuition, free school uniform, free school supplies, and free TESA training. Our spiritual growth, borderless teamwork, honesty and trustworthiness, optimism, nurturing and caring culture, innovation and competence will take you further. We offer senior high school academic tracks, accountancy, business and management, humanities and social sciences. We also offer TVL tracks, information communication technology, and home economics. Corbett Institute of Technology Training and Assessment Center, Incorporated. Enroll now! Dati, paisa-isa akong maggamot sa flu at iba pang sakit, kaya paisa-isa rin ang paggaling. Ngayon, Wais Manzano na ako. Para sigurado sa pagbangon, I choose only BioFlu. Ang isa, kaya ang lahat. Babangon ka sa BioFlu. Unilab yan. Ang tunay na laban? Nasa araw-araw yan. Daming dapat gawin. Pero hirap pumalaw pag may sakit ng katawan. May pahit-pahit pang relax. May Alaksan FR para tapos ang sakit ng katawan. Di lang hanggang balat, tago sa pinagmulan ng sakit. Araw-araw na laban? Ipanalo mo yan! Ang di abot ng pahit-pahit, pinatapos ng Alaksan FR. Alagang Unilab yan.
Ang 40D, tumutulong patibayan ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit.